Magkahiwalay muling ng kampanya ngayong araw sina Vice President Lenny Robredo at Senator Kiko Panginan. Unang nagtungo si Robredo sa Oroqueta City, Misamis Occidental. Nag-courtesy call sila kay Governor Philip Tan at nakasama sina Representative Diego T. at Mayor Samson Dumanhug. Dumalo rin siya sa multi-sectoral assembly sa lungsod. Kasama naman niya ang ilan sa kanyang senatorial candidates sa isang mini-rally sa Ozamis City. Nagbigay din siya ng recorded message sa meeting de avance ng isang bayan ngayong hapon. Habang nangampanya naman sa Dipolog City kahapon at inendorso si Robredo ni na Zamboanga del Norte Representative Isagani Amatong at Glona Labad-Labad. Pati na ni Sindangan Mayor Rosendo Labad-Labad. Ngayong gabi, dumalo siya sa Grand Rally sa Agusan del Sur. Kahit 10, 20, 30 lang na tao, basta kailangan namin silang pakinggan, pinupuntahan namin. Mahalaga ito dahil makakapagsilbi lang kaming maayos pag nararamdaman namin ang kahirapan na pinagdadaanan ng ordinaryong Pilipino. Si Pangilinan naman nasa Vigan, Ilocos Sur kaninang umaga. Bumisita siya sa isang seminaryo. Binanggit din ni Pangilinan ang kanyang mga plano para sa agrikultura. We will make sure na ang ating agriculture and fishery sector ay talagang dodoble ng budget para mabigyan ng triple o quadruple yung suporta sa mga magsasaka at mangingisda. Mula Ilocos Sur, bumiyahe si Pangilinan pa sa Riyaya, Quezon. Nangampanya siya at inendorso ng samahan ng magsasaka sa Sariyaya. Pumunta rin siya sa Nanglucena City kung saan nagpahayag ng suporta ang mga mangingisda ng lungsod. Bumisita rin siya sa Minor Basilica de St. Michael, the Archangel, sa Tayaba City at nagtungo sa bayan ng Lukban para sa rally. Samantala, iimbestigahan daw ng kampo ni Robredo ang kumakalat ngayon sa social media na pangaharang umano sa mga magsasanay sa mga poll watcher nila sa mga probinsya.